Welcome back to my channel, ACM Line. Have a nice day to everyone. So, today guys, I'm gonna to share with you my video, something word. Guys, bago po, before the tragic accident of my best friend, nakakilabot po na pangyayari, nakakalungkot po na pangyayari. So, ngayon guys, i-share ko sa inyo kung ano yun. Tingnan nyo lang mabuti yung picture kung anong masasabi nyo, guys. For me, guys, that I was taught na she said my life. Bago po yung aksidente, guys, nagpa-picture po kaming apat. So, dito po kami, nakaupo po kami dito apat. So, nasa gitna ako, nagitnaan kaming dalawa, ng kaming apat na magkaibigan. So, sa picture na yon may nakakatakot tingnan. Tingnan nyo ng mabuti kung anong masasabi ninyo, kung anong meron doon sa picture. Alam nyo guys, yung pinakita kong larawan na yon, sabi nila, sa akin daw sana mapunta yun. Pero hindi siguro sa akin daw na mapunta yun. So, naano na yun, nangilabot na yung balahibo ko, guys. So, at times God na iniwas niya ako sa disgrasya at sa kanyang napunta. Kaya, that's why I was feeling guilty. Nasa isip ko na siguro kung hindi dahil sa kanya napunta sa akin yung trahedya na yun. Dahil napakapangit talaga, tingnan yung picture guys, panoorin nyo ng mabuti. Dahil po hinihingi niya lagi sa kay God na pagod na siya, gusto niya siyang magpahinga, gusto niya niyang umuwi sa Pilipinas. Dami po siyang mga yung mga sinasabi sa akin, may mga kahulugan na pala yun. Hindi ko akalain yung bukang bibig niya lang lagi is yung paano na yung mahal niya sa buhay, kung mawala siya, paano na yung mga gamit niya. Dami niyang iniwan sa akin, so hindi ko siya pinapatulan kasi kumbaga sina-challenge ko siya dahil alam ko kung gaano kabigat dalhin na may karamdaman. May sakit po siya sa puso, guys. So sinamahan ko siya na before siya na aksidente. Alam ko lagi niyang hinihingi yun kay God, paano na kung hindi siya mamatay sa ibang paraan. So, yan po lagi niyang sinasabi sa akin, sa aming mga magkaibigan. Ako nung time na yun, before she died, before she's accident, ako laging kasama niya kasi wala akong trabaho umaga. Lahat yung mga bukang bibig niya lang yung patay-patay. So, ako din, hindi ko siya pinakinggan. Lagi ko siyang pinapayuhan na tanging dasal lang ang ating kakampi, kundi magtiwala lang tayo sa Panginoon. So, alam nyo guys, hindi niya alam kung anong mga sinasabi niya. Before of that, na nagpa-check up siya sa doktor, hindi pa kami nagpa-picture nung apat. Last week, hindi namin akalain. Napakasaya naming magkaibigan. Grabing tawa namin. Hindi namin alam na yun na pala kinabukaan na after 3 days, yun na pala ang tragic accident sa kanya na hindi namin na matanggap. Napakasakit para sa amin bilang close na friends niya. Alam ko lalo na rin sa kanyang pamilya. So, nakakilabot po guys. Siya kasi yung mahina, yung fighting spirit niya. Dami po akong kinausap na yung mga mamatanda na yung, di ba, yung may kasabihan sa atin na ganito, ganyan. Kung may something wrong na sa litrato natin. So, nagpasalamat talaga ako kay God. Naiwas ako sa disgrasya. At doon daw napunta sa kanya. Napakasakit yun para sa akin. Siguro, sinisave niya yung buhay ko.
Pero alam niyo guys, hindi pa rin yan mawala sa isip ko. Kung saan naman siya ngayon, dahil lagi niya po yung hinihingi kay God, masaya na siya kapiling ni God. So, lagi niyang sinasabi sa akin na kung ano mang mangyari sa kanya, ipagpatuloy ko daw yung pagbablog ko, basta mag-ingat lang daw ako lagi, hindi ako magbablog sa daan. So, alam mo, yun talaga ang lagi niyang sinasabi sa akin. So, ngayon guys, papakita ko po sa inyo yung pictures na yun. Kung ano pong masasabi ninyo. Mag-comment lang din po kayo sa video kung anong masasabi ninyo doon na alam ko napakapangit po yun. Tanggapin ko po yun kung ano yung mga negative comment kasi dahil ako po, tanggap ko po yung mga sinasabi ng iba na sa akin daw sana mapunta yun. Napunta daw sa kanya. So, siguro hindi pa papayag si God na mawala ako ng maaga. So guys, ito po ipapakita ko sa inyo yung pictures na yun.